lang tayo tungkol sa biometrics processing para maibahagi sa inyo siguro after na magkaroon na ako ng visa at nasa Canada ako. I-upload ko for sure tong video na to kapag nandun na ako sa Canada. Ah! Hi guys! Today we're going to the BFF World Center para mag-apply ng biometrics. Guys, ano ba yung expect nyo sa pagpunta dito sa VMS Global, dito sa Makati? Bale, nandito lang ako sa street para sabihan kayo. Pag 1 hour early yung schedule nyo, kunwari, sa quiz po, alas 8, nakarating na ako dito. Welcome po! Alas 8, nakarating na ako dito. Pero, ang schedule ko is 9:15. And then, nagpapasok na sila. Pero may pila. Ewan ko ba kung bakit may pila doon. Tapos, pagpasok, pag may dala kang gamit, except dun sa form na kailangan mo, ilalagay yun sa locker. Bawal kasi cellphone, or pwede naman cellphone kasi iti-turn off siya. Tapos, yung mga dala yung folder, ganyan, magre-rent kayo ng locker, and ang rental fee is 92 pesos. At sa tingin ko, hindi siya makatarungan kasi parang wala pang 15 minutes ako sa loob or 15 minutes na ginamit yung locker nila. Kaya shoutout sa inyo VFS, sana pababain or mas mababa yung fee kung kailangan talaga may fee. And then pagkapasok, ipipila mo yung papel mo para bigyan ka na ng number. And then after noon, papasok ka ulit sa puro pasok eh. Kasi may waiting area doon. Tapos, yung papel na kinuha nila sa'yo, ibabalik nila with number na. Tapos, hintayin mo lang tawagin yung number kasi meron silang per door. Namin nilang door para ma-assist yung mga magbabiometrics. So, ako naghintay lang siguro wala pang 5 minutes, tinawag na yung number ko. And then sa loob, kasi per room yan eh, hindi kayo magkakakitaan ng mga, kung may mga kasamahan kayo, hindi kayo magkakakitaan sa room kasi one person at a time lang. And then dun sa room, ibibigay mo yung papers na dala mo. After nila i-validate yun, tatanungin sa'yo yung pangalan mo. Sorry, maingay. Kasi nandito ako sa kalsada. As in, pagkalabas, ayoko naman mag-video dun, diba? So, kukunin yung pangalan mo, birthday, at saka kung saan yung pinanganak. Siguro yung binalidate lang dun sa passport. Tapos, ano pa ba? After i-validate yung name, kukuhanan ka na nila ng fingerprints.
So, yung una, ito, pero right side and then left. Tapos, sumunod na yung thumb. So, after nun, picture taking na, pipicturan ka nila, tatanggalin mo syempre yung mask mo. Tapos, kailangan nakita yung ears. And then, magbabayad ka pala dun ng locker fee sa kanila, dun na sa mag-a-assist sa inyo. And then, tapos na. Sasabihin sa'yo na, you're good to go na, ma'am. Or sir, pwede na po kayong umuwi. Tapos na po yung appointment nyo. Ganun, yun lang. Tapos na, as in. Ganun pabilis. Well, pagpasok mo ng building ng World Center, Makati, hihingan ka nila ng ID para, I think, valid ID or any ID kasi bibigyan ka nila ng visitor's pass para yun yung magiging identifier sa loob ng building. And then, punta ka na ng 29th floor kasi nandun yung office ng DFS Global. Okay? And, kinifilm ko to today, May 3, 2022 para sa future reference at para may kapag may nakakailangan, ganun. Thank you for watching, guys! Stay safe and God bless! Bye-bye! So, guys, kailangan, bago kayo pumunta ng GFS para sa biometrics, meron kayong appointment. So, ililink ko na lang dito kung ano yung website para pwede kayong makapag... Ay, hindi pala pwede kasi makakapag-biometrics ka lang appointment kapag meron ka ng request. So, hintayin nyo yun and then ipapakita ko na lang kung ano ba yung mga papers. Mag-flash ko na lang yan dyan somewhere para makita nyo kung alin ba yung kailangan na dala nyo at ang requirements. Okay?